So what's up guys, for today's episode, part 2 ito ng actual na night vlog kasi titingnan natin kung gaano kaliwanag or kadilim itong headlights ng Honda Winner X. So ngayon mga boss, pupunta tayo sa isa sa pinakamadilim na lugar dito para makita nyo yung actual talaga. Mamaya lalakarin ko pa, mababa ako ng motor para makita na talaga kung dim siya or okay lang. So ito mga boss, kinishare ko lang para may idea yung mga bibili or mga hindi pa nakasubok na mag night ride. So andito tayo sa may Baywalk. Ito tabing dagat to na tinambakan. Dito madilim pa kasi wala pa mga street lights. Kung makita niyo naman, ito hinay ko na yung ilaw. Headlight lang ni Winner X yung nag-iilaw dito. So ang gamit ko pa lang camera mga boss is S24 Ultra. Kung ano nakikita niyo sa gabi is pareho naman din sa actual. Ito medyo i-zoom natin. Kung mapapansin nyo yung ilaw nitong Winner X mga boss, malayo narating nung ilaw niya. Pero nagkakaproblema lang talaga sa pagka-dim. Siguro masyado lang talaga mataas. So dito mga boss, dito ako sa harapan ng Winner X. Para makita niyo sa harapan naman yung front view. Teka, nalalakarin ko lang papunta doon. So para to sa mga nagtatanong kung madilim ba yung ilaw ng Winner X, so ito na yung actual, makikita nila ninyo. Mas lalo sa mga nagbabalak palang bumili, at least alam nyo na kung ano yung upgrade na gagawin ninyo sa ilaw. Alam ko sa mga ibang boss natin, nagre-research muna bago kasi bumili. So ito, yung clarity niya, okay naman, malinaw, pero talagang medyo dim siya compared sa click at saka sa beat. Pero ang gusto ko lang dito sa Winner X, napaka-stable ng ilaw niya, hindi tulad nung sa PCX-160 na medyo magalaw. Pero tingin ko dito, medyo ibababa ko siguro yung low. Baka yun lang ang solusyon. So andito tayo mga boss, sa madilim na part talaga. Walang ilaw. Pero maganda lang din dito sa LED headlights ng Honda talaga is malayo talaga yung nararating. Yun ito ang haba. Kung datansyain ko yung high nito, siguro nasa 150 meters din or 120 meters. So dito na yung parang dulo niya. Ito para makita ninyo kung gaano kalayo. Yan. Nagapunta ako sa gilid para makita ninyo yung mas magandang view. So kung makikita ninyo mga boss, medyo dim siya pero ang haba ng ilaw. So ayan siya. Andun yung Winner X na nakikita ninyo. So kung i-rate ko yung Winner X sa pang night, nasa 7. Medyo clear siya pero na medyo dim lang talaga. Kaya sa mga nagbabalak kumuha ng Winner X or decidido talaga, kumuha na lang kayo ng MDL or another auxiliary lights. Ibali ngayon, marami naman na naglalabas ng magandang brands . So ipapalagay nyo lang. Close up look, simula sa motor naman, papunta dun. So ayan. So uulitin ko lang ulit, kasi maganda naman talaga itong headlights din. Clear naman itong ilaw niya. Yun nga lang, medyo dim lang ang problema. Pero marami na nagpalagay ng MDL sa mga nakikita ko ibang vloggers. Yun nga lang, nagtitingin lang talaga ako ng mas maganda pang mga bracket para pwedeng i-DIY. Saka pala lang mga boss, kung magpapalagay kayo ng MDL, dapat sa mga siguradong shops kasi pwede pa yan pagmulan ng sunog or masira yung ECU, tapos mabavoid pa yung warranty ninyo. Nibali na yung medyo mahal, pero maganda yung pagkagawa, hindi yung balasubas na basta nilagyan ng electrical tape. Kasi marami na ako nakitang ganun . Basta nilagyan at maraming splice.
So ito, last final, high and low ko lang. Tapos, ikot-ikot ko para makita ninyo. At least nakita na ninyo yung actual. So ulitin ko ulit, ang gamit kong camera ay S24 Ultra. Actually, itong S24 Ultra, maliwanag siya sa gabi. So, binubus niya na yung ilaw dito sa ano, tadaan. So mga boss, ano pala ito? Ang odo na pala itong Winner X ko is 400 plus na. Malapit na siyang ma-break-in. Kasi first change oil ko is laging 500. So after 500, doon ko na masusubukan yung engine performance ito. Ano ba yan? Parang sintunado na. Lasing na yata. Pero hin-hard break-in ko to minsan. Minsan naman soft. Maganda kasi yung halo lang ng break-in. So boss, tanong ko lang bakit 500 kilometers ka nag-change oil. Simple lang, gusto ko lang mapalitan kagad yung langis kasi yung langis na yung una, andyan yung mga napunit na gasket, yung mga metal parts na extra. So nag-circulate yan dun sa loob ng makina mo. Kaya 500 pa lang, gusto ko na matanggal kagad. So boss, tanong, saan naman galing yung mga extra metal parts na yun tsaka yung mga gasket? Galing talaga yun dun sa loob, yung galing sa factory kasi hindi pa nga siya na break-in. So after break-in, dyan lalabas yung mga metal parts, i-drain yan. Makikita ninyo kahit i-magnet nyo pa. Kaya yun yung dahilan, 500 kilometers lagi ako nag-change oil. Huwag kayong gagaya sa mga iba na ano, inaabot pa nila ng 3,000 kilometers yung first change oil nila. Siyempre, magiging ano na yung makina nila, gasgasado na kasi yung ibang friction ng metal parts nag-circulate lang eh. So ayun lang mga boss, ano, at least nakita nyo na yung actual nitong night vlog. So kung gusto nyo pa ng mga updates mga boss, ano, hit like and subscribe lang kayo para updated kayo lagi sa mga bago kong videos. So yun lang, bye bye!